Hanggat maaari, ayaw natin itong makita o pag-usapan. Katakot ba naman kasi? Ataul! Pero sa isang lugar sa Cebu, ito'y kinakaaliwan at sinasakyan pa. Sa Catanduanes, napabalitang may flying ataul! Floating ataul naman ang namataan nitong Nobyembre sa Zamboanga del Sur. Pero dito sa Cebu, pagkagat ng dilim, may umaandar daw na kabaong. Natatakot po kasi kami ate kay baka may bumabangon na tao. Sasakay ka ba sa huling biyahe ng Running Ataul? Kapag umarangkada ito, may mga nagugulat. Oh my God. Nangingilabot. Meron pang napapakaripas ng takbo. Pero marami ang aliw na aliw. Wow! Galing yun! Bawin, mawin. Nakilaw lang kita niyo, ataol, nagtatakbo. Parang nagmumulto, ma'am. Yung reaction namin, napawaw kami kasi kakaiba. First time ko nakakita ng ataol na ginawa niyang parang kasakyan. Ang Running Ataul, pag-aari ni Jingle. Sa basement kasi ng bahay at simbahan ni na Jingle. Nakalagak noon ang mga kinokolekta nila ataul. Dati yung ataul nakalagay dito because it's like the basement parking. When nakalagay ito dito, it was covered. Yung iba hindi nila alam na ataul pala yan. Sa dami ng pwedeng kolektahin, bakit naman kabaong pa na ginami pala ng mga cremate na nilang mga kamag-anak? My husband died. He was cremated and I didn't know where to give the coffin. Apparently, my brother-in-law wanted it for the purpose of caring people that there's really death. Nakadawat na po kuog at ataol. So, nangyong ko na sa company nato na po. Gihatag na po ito na ko. Yon! Ipinamimigay sa mga nangangailangan. Mama ko, she was one of the recipient nung kabaong. Nagpapasalamat talaga ako kasi malaki din yung nabawas dun sa funeral service na kinuha namin. Pero hindi nyo na itatanong na itong si Jingle mahilig talagang mangulekta ng mga lumang bagay. Katulad ng mga antigong sasakyan. Passion ko na to work, to fix cars, to restore cars. Pero siya mismo, hindi raw niya inakala na ang hilig niya sa mga lumang sasakyan at interes sa mga ataul, pwede niyang pagsamahin. Nung may nakita siyang ataul sa Mexico na ginawa ring go-kart. But Kinishan Atul became somewhat sentimental. Kwan sa kong amigo sa kong anak about the running coffin in Mexico, he showed me a picture. And then I thought about that, do something about it. Kaya nga ba ang kabaong sa basement na ginamit sa burol ng kanyang biyanan na namatay sa sakit sa puso? Ginawa niyang sasakyan. Excited kasi it was something new and not normal in the sense na you see that every day. It's a new project, makatuwa naman. Pinakabitan niya ito ng makina ng e-bike o electronic bike at saka inilipat ang gulong nito at manibela. The horn is there, left and right here. Meron pa itong sariling sound system at pailaw para magsilbing signal sa ibang mga sasakyan kung gabi. This one is the headlight, this one is light in the front, and there's also under the coffin itself. May indicator naman dito sa battery life mo. It's like driving a motorcycle. This one has brake, lights, and a horn, so it's complete. Heto ang talagang nakakakilabot. Ang telang puti na hinigaan ng namayapa niyang biyanan, ang mismong inuupuan. I'm just recalling, I'm just somehow reminded, no? Oh, life is so fleeting, we pass away. Para malinis siya, pinalaban ko. Umabot daw ng isang buwan bago nabuo ang Running Ataul. At ang kanyang nagastos, umabot ng halos 12,000 o 12,000 pesos.
Tipid daw ito dahil hindi na kailangan ng gasolina. Ichina-charge lang sa kuryente sa loob ng 2 oras. Tinawag niya itong impas, salitang Cebuano na ang ibig sabihin tapos na. Well, I was really surprised because I didn't expect my son-in-law doing. I feel that my wife would be happy. Ang tanong, ligtas ba itong ibiyahe sa highway? O baka naman mapabibilis lang nito ang iyong biyahe sa kabilang buhay? Ayon sa LTO o Land Transportation Office, delikado ito dahil mababa at posibleng mahagip ng mas malaking sasakyan. Sa ngayon, hindi pa natin na-register ang e-bikes. Wala pa tayong guidelines, but meron tayong graph na kung saan kinoconsolidate natin ang pagre-rehistro at pag-record doon sa mga iba't ibang uri ng electric vehicle. Hindi po talaga sila pwede sa mga highways natin. So as much as possible, doon lang tayo sa mga private subdivision or roads. If that's the rule, then we have to accept that. Ayaw ko rin pupunta ando mayroong malaking sasakyan. I just go cruise along where, you know, in the side street. Kaya nakapagpasya na si Jingle. Ang kanyang running ataul, ihahatid na niya sa huli nitong hantungan. We have a destiny. We need to realize that we are to be what reconciled to our Creator. He wants us to experience our hope in Him. Matakot that it will be a bad omen. There is hope because why? Jesus is alive forevermore. Para sa reaksyon sa istoryang ito, tweet na gamit ang hashtag KMJS15. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.